Ako si Hazel. Boyfriend ko si Michael. Isa-celebrate namin ang second anniversary namin. Pupunta kaming Pampanga. Gusto kasi namin sa malayo i-celebrate ang anniversary namin. Dahil sobrang stressful sa Maynila. Puro na lang trabahong inaatupag namin ni Michael. Babe, ayusin ko na pala yung itinerary natin papuntang Pampanga ha. Excited na ako. Kaya lang, ang sabi ni Lola Ina sa akin, mag-ingat daw tayo. Dahil may mga mangkukulam daw dun sa pupuntahan natin. Naniniwala ka ba ron? Napatingin naman si Michael sa akin pagkatapos kong sabihin yon. Paano kasi? Lagi kaming pinipigilan ng lola ko na mag-out of town. Dahil baka nga raw kung ano-ano mangyari sa amin. Wala pa naman daw kaming pangontra. Kaya sobrang hirap talaga kapag aalis kami. Sus, hindi naman ako naniniwala haron. Si Lola Ina lang talaga mahilig maniwala sa mga ganyan. Huwag ka matakot. Matutuloy pa rin tayo sa lakad natin sa Pampanga, ha? Okay, babe. Aayusin ko na ang mga pwede nating puntahan doon. Bahala na kung magalit sa atin si Lola Ina. Basta importante magkasama tayong dalawa. Dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Maaga ako nagising noon dahil excited talaga ako. Sa bahay na nga natulog noon si Michael dahil ayaw kong malate kami. Babe, naayos mo na ba yung mga gamit mo? Anong oras na eh? Baka malate na tayo. Ayoko namang gabihin sa daan dahil baka hindi na natin makita ang dadaanan natin. Babe, naayos ko na lahat ng gamit ko. Ikaw na lang talaga hinihintay ko. Ang dami pa kayong ginagawa bago tayo umalis. Ang pinakamatagal lang naman dito, yung pagme-makeup mo. Natawa na lang ako sa sinabi ni Michael. Totoo naman, talagang matagal akong mag-ayos ng sarili. Dahil kailangan ay magmukha akong maganda sa lahat ng pupuntahan ko. Naligo na ako noon agad dahil baka magalit pa si Michael sa akin. Pagkatapos noon ay umalis na kami. Matagal ang biyahe kaya alam kong makakatulog ako. Hindi ko alam kung anong meron sa akin noong mga oras na yon. Kahit pikit ako, ay gising na gising pa rin ang diwa ko. Hindi ko tuloy sinasadya na marinig ang usapan ni Michael at nung kausap niya. Kahit nakabulong siya, ay rinig na rinig ko pa rin kung anong sinabi niya. Pwede ba? Huwag lang muna tayo mag-usap. Second year anniversary namin ngayon. Ayoko namang sirain yun, no? Papunta kami Pampanga ngayon. Tikilan mo muna ako. Pinabana ni Michael ang kanyang cellphone pagkatapos nun. Nang marinig ko yun, ay sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Kahit hindi ko pa naririnig ang boses ng kausap niya, ay alam kong babae niya yun. Inayos ko ang aking sarili bago ako magsalita. Naiiyak na ako nun pero kailangan kong magpakatatag. Sino yun, babe? Babae mo? Bakit hindi natin sinama sa celebration natin na second year anniversary? Tawagan mo ulit! Mukhang nagtatampo siya eh. Nakakahiya naman. Sabihin mo, isasama natin siya kaya wag na siyang magtatampo. Dahil sa sinabi ko ay gulat na gulat si Michael. Akala niya siguro ay tulog na tulog ako. Nabitawan niya ang cellphone niya kaya kinuha ko at nagbasa ng mga messages sa phone niya. Wala na akong pakialam kung magalit siya sa akin. Ang importante ay mabasa ko lahat ng kalokohan niya. So, all this time, niloloko mo ko? Michael naman, tinapat mo pa talaga sa second year anniversary natin. Ang galing mo rin ano? Ihinto mo to! Hindi. Hindi ko ihinto ang kotse. Hazel, listen to me. I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya yun. Nakilala ko lang siya sa inuman at sinabihan ko lang siya na hindi na mauulit kung ano man ang nangyari sa amin kasi ikaw talagang mahal ko. Lalo akong nagalit sa kanya nung sinabi niya sa akin yon. Paano niya nasasabing mahal niya ako pero may ibang babae siyang hinahalikan? Ang kapal ng mukha niya. Tinigil din niya ang kotse dahil tinatangka kong buksan ang pinto noon. Tumakbo ko ng tumakbo. Wala akong pakialam kung hinahabol niya ako o hindi. Umulan pa noon kaya lalo akong nainis.
nakita ko na lang nahirap na hirap siyang paandarin ng kotse. Kinabahan ako noon dahil wala pa naman kami sa pupuntahan talaga namin. Nasa liblib na lugar pa naman kami. Kahit inis ako sa kanya ay lumapit pa rin ako. Babe, ano nangyari? Huwag mong sabihin ayaw umandar ng kotse mo. Wala pa tayo sa pupuntahan natin. Hindi pwedeng hindi maayos yan. Wala eh. Pinaandar ko na pero wala talaga. Umulan pa kaya mas mahirap tong ayusin. Subukan muna natin magpatila. Baka mamaya ay maayos ko na rin to. Makakaalis na rin tayo. Ang dami nang nasa isip ko ng mga oras na yon. Dalawang araw lang kasi ang pinaalam ko sa boss ko. Kapag humigit pa ron ay baka magalit na sa akin yon. Sinisisi ko nun si Michael dahil hindi man lang niya pinatingin muna ang kotse niya bago kami umalis. Ano ba naman kasi yan? Hindi mo man lang pinaayos yung kotse mo. Alam mo naman na mahaba ang biyahe natin ngayon. Paano na kung gabihin tayo? Huwag ka mag-alala, okay? Mamaya okay na rin to. Alas 5 pa lang naman ang hapon eh. Magpapatila lang ako tapos ay hahanap na ako ng taong pwedeng tumulong sa atin. Pangako yan. Pangako? Hindi mo nga napanindigan na ako lang ang nasa buhay mo eh. Tapos ngayon mangangako ka? Bahala ka na nga dyan. Basta, dapat ayos na yan mamaya ha. Tutulog muna ako. Nakakapagod din yung biyahe eh. Nagising ako bandang alas 7 ng gabi. Nandun pa rin kami. Wala pa rin nahihingan ng tulong si Michael. Kaya bumaba ako ng kotse para kumprontahin siya. Hindi pwede to. Ano? Ang sabi mo, magpapatila lang tayo tapos okay na, di ba? Ano nangyari? Bakit wala pa rin dumarating na tulong? Hindi mo ba tinawagan si Les? O di kaya si Louie? Wala kasing signal kung nasaan tayo eh. Eh sinubukan ko naman kanina pero wala talaga. I'm sorry. Hindi ko naman ginusto na ganito natin i-celebrate yung second year anniversary natin. Eh, pasensya ka na talaga. Dahil sa sinabi niya ay naghalo na ang takot at galit na nararamdaman ko. Paano na kami? Sino na magliligtas sa amin? Tinignan ko noon ang phone ko at totoo nga ang sinabi ni Michael. Walang signal kung nasaan kami. Gusto ko nang umiyak. Tumingin ako sa paligid namin. Nakita kong may maliit na bahay dun sa dikalayuan. Tinuro ko yun kay Michael. Sabi ko puntahan namin dahil baka makahingi kami ng tulong doon. Nung una ayaw niya. Pero dahil sa pamimilit ko ay pumayag na rin siya. Michael, sige na. Susubukan lang naman natin eh. Eh di kung walang tao doon, bumalik tayo rito. Pero feeling ko talaga may tao ron. May ilaw eh. Ay nako, ito ko lang naman sa ugali mong mapilit eh. Sige na nga. Tignan natin kung may tao ron. Magdahan-dahan ka ha. Madilim na. Ba mamaya kung ano pa maapaka mo dyan. Naglakad na kami papunta sa maliit na bahay. 2 minuto lang naman ang tagal ng nilakad namin. Kumatok kami sa pinto ng maliit na bahay. Ilang sandali lang ay bumukas na ang pinto. Ang nagbukas ng pinto para sa amin ay isang matandang babae. Siguro'y nasa 50 anyos na siya. Ngumiti naman siya sa amin ni Michael kaya ngumiti rin kami sa kanya. Hello, magandang gabi po. Itatanong ko lang po sana kung may iba pang nakatira sa liblib na lugar na to. Ipapaayos po sana namin yung kotse namin eh. Bigla po kasing ayaw nang umandar. May kailangan pa po kaming puntahan. Baka naman po matulungan nyo kami. Nako, walang tutulong sa inyo sa ganitong oras. Kung meron man ay bukas na sila makakatulong. Gabi na kasi eh. Kung gusto ninyo, dito muna kayo matulog sa munting bahay ko. Pasensya na kayo kung maliit lang ito ha. Ako lang kasi ang nakatira dito eh. Ah, ganun po ba? Wala po ba kayong internet dito? Tatawagan ko po kasi yung mga kaibigan ko eh. Baka may maitulong po sila sa amin. Dahil hindi malinaw ang pandinig ng matanda ay tinanong niya ulit kay Michael kung anong sinasabi nito. Pansin ko namang wala siyang internet. Dahil siya lang ang nag-iisang bahay dito sa liblib na lugar na ito. Ano ka mo yon? Internet! Aba,
Wala kami niyan dito. Siguro sa bayan pero dito sa amin ay walang mga ganyan. Ang maibibigay ko lang sa inyo ay unan at kumot. Mukhang pagod na kayo eh. Kailangan nyo na magpahinga. Nagkatinginan naman kami ni Michael noon dahil sa sinabi nung matanda. Mukhang wala nga kaming choice. Dahil ang dilim na sa labas at mukhang uulan na naman. Kahit ayaw namin, ay tinanggap na lang ni Michael yung kumot at unan na sinasabi nung matanda. Tinuro niya kami sa isang maliit na kwarto doon sa bahay niya. Maraming salamat po, Aling. Ano nga po pala ang pangalan ninyo? Kanina pa po kami nangaabala tapos hindi pa rin po namin alam ang pangalan nyo. Pasensya na po. Emma. Emma ang pangalan ko. Kayo, anong mga pangalan ninyo? At bakit kayo nandito? Mukhang galing pa kayong Maynila ah. Ang gaganda ng suit ninyo eh. Ah, opo. Galing po kami Maynila. Ako po si Michael. At siya naman po ang girlfriend ko, si Hazel. Tinuro ako ni Michael noon pero sumimangot ako sa kanya. Nakalimutan na yata niya na magkaaway kami kanina dahil sa panluloko niya sa akin. Michael at Hazel, mabuti pa ay matulog na kayo. Bukas may tatawagin akong mga tao para ayusin ang kotse ninyo, ha? Huwag kayong mag-alala. Umalis na nun sa kwarto si Aling Emma kaya naiwan na lang kaming dalawa ni Michael. Kahit inis na inis ako dahil nasa isang masikip na kwarto kami ni Michael, ay wala naman akong magawa. Wala naman akong kapangyarihan para ayusin na lang bigla ang kotse na sinasakyan namin. Kung meron lang ay kanina ko pa sana yung ginawa. Happy second anniversary, babe. Alam kong hindi itong nasa plano natin pero wala eh. Dito tayo aabutin ang anniversary natin. Babatiin na kita dahil baka tulog na ako mamaya. Wow! Talaga may lakas ka pa ng loob na sabihin sa akin yung happy anniversary mo? After what happened? Michael, nahuli lang naman kitang may ibang babae. Wala na tayo, okay? Kahit alam kong maririnig ako ni Aling Emma, ay wala na akong pakialam. Inis na inis kasi talaga ako kay Michael. Tinakpan naman niya ang bibig ko para hindi marinig ni Aling Emma ang mga susunod ko pang sasabihin. Are you out of your mind? Gusto mo bang marinig ka ni Aling Emma? Naku, baka mamaya mainis pa sa atin yun eh. Mawalan pa tayo ng tutulugan ngayong gabi. The hell I care! Alam mo, kung may choice lang talaga ako ngayon, kanina ko pa ginawa. Ayaw na kitang makasama. Sinabihan ako ni Michael na kumalma muna hanggang kinabukasan. Kapag naman daw naayos na ang kotse niya, ay uuwi na kami at hindi na raw siya magpapakita sa akin kahit kailan. Umoo naman ako dahil yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Pagising ay amoy na agad namin ang niluluto ni Aling Emma. Sa palagay ko'y dinugoan yun. Yun kasi ang amoy ng ulam na gustong gusto ni Michael. Nakakalungkot lang dahil yun naman ang ulam na ayaw ko. Dinugoan yun ah. Tara, kumain na tayo. Masarap ang ulam na hinanda ni Aling Emma. Ay naku, ang tagal ko nang hindi nakakakain nun ah. Yuck! Alam mo naman na yan ang pinaka-hate kong pagkain, di ba? I don't like dinuguan. Nantitiri ako sa tuwing nakakakita ko niyan. Dahil napalakas ang pagsasalita ko, ay narinig pala ako ni Aling Emma. Hindi ko naman sinasadya yun. Si Michael lang naman ang kausap ko. Nahiya tuloy ako sa kanya nung lumapit siya sa amin ni Michael. Ano yun, iha? Ayaw mo sa luto ko? Eh pasensya ka na kung yan lang ang nakayanan kong lutuin. Wala naman kasing kung ano-anong pwedeng lutuin dito sa lugar namin eh. Hindi katulad sa Maynila. Kapag sinabi mong ayaw mo ng ulam, ay mapapalitan agad nila yon. Hindi naman po sa ayaw ko sa niluto ninyo. Hindi lang po talaga ako kumakain ng mga ganyan. Pasensya na kayo ah. Pero si Michael naman po kakain yan. Paborito po niya yan eh. Di ba Michael? Tumango naman si Michael sa amin pagkatapos kong sabihin yon. Pumunta na siya sa kainan sa bahay ni Aling Emma para tumikim ng dinuguan doon.
Dahil nga ayaw ko sa niluto ni Aling Emma, ay tinapay at kape na lang ang inalmusal ko. Habang kumakain ay tinanong ko agad si Aling Emma tungkol sa gagawa ng sasakyan ni Michael. Gustong gusto ko na kasing makauwi. Ayaw ko nang makasama tong ex-boyfriend ko. Aling Emma, matanong ko lang po. Anong oras daw po darating yung tutulong sa amin para maayos yung sasakyan? Kailangan na po namin kasing makaalis. Dahil may pasok pa po ako sa trabaho bukas. Ah, oo iha. Tinawag ko na si Bert. Sabi niya, mag-uumagahan lang daw siya pagkatapos pupunta na siya rito. Hintayin na lang natin ha. Baka maya-maya lang eh, nandito na rin yon. Tumango na lang ako bilang tugon. Kung kilala ko lang yung sinasabi niyang Bert ay kanina ko pa yun hinanap. Nakakainis. Bakit pa kasi naisipan ni Michael na pumunta sa Pampanga? Yan tuloy, hirap kami ngayon. Tiningnan ko naman si Michael. Sarap na sarap pa rin siya sa dinuguan na niluto ni Aling Emma. Ako na lang ang nahiya para sa kanya. Dumayo pa siya ng kain dito. Hoy Michael, bilisan mo nga dyan. Nakakaya kay Aling Emma eh. Dumayo ka pa ng pagkain dito. Aayusin ko na yung mga gamit natin. Diyan ka lang ha. Oo sige, dito lang ako. Tatapusin lang itong pagkain ko. Tapos aayusin ko na rin yung mga gamit ko. Konti lang naman yun eh. Nung inaayos ko na yung gamit namin, ay narinig kong nagsalita si Aling Emma. Nandyan na raw yung Bert na mag-aayos ng sasakyan ni Michael. Ay, buti naman kung ganon. Sa wakas, makakauwi na rin kami. Michael, nandyan na pala si Bert sa labas. Tinitignan na niya yung kotse ninyo. Ako na dyan. Ako na ang magliligpit. Pumunta ka na sa labas. Ah, sige po. Maraming salamat po. Pupuntahan ko na po siya sa labas. Baka kailangan po niya ng tulong ko eh. Pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit ay pumunta na ako sa labas. Nakita kong nag-uusap si Michael at yung Bert. Dahil marami nga akong gamit ay tinulungan na ako ni Michael sa pagdadala nun. Hindi pa ba tapos yan? Gusto ko na umuwi eh. May kailangan pa akong asikasuhin bukas. Maaga ko ron kaya kailangan makaalis na tayo agad. Konti na lang, maayos na to. Kapag naman naayos na to, aalis ka agad tayo. Chill ka lang dyan ha. Huwag na mainit ang ulo mo. Saglit na lang to. Paanong hindi iinit ang ulo ko? Nahuli ko na siyang may babae tapos hindi pa natuloy yung trip namin. Natulog pa ako sa isang maliit na kwarto. Nakakatakot pati yung Aling Emma na kausap namin. Ilang minuto pa ay naayos na nga ni Mang Bert yung kotse. Kaya nilagay ko na sa likod noon ang mga gamit ko. Pagkatapos sumakay na ako. Pinaandar na ni Michael ang kotse. Bago kami umalis ay nagpaalam muna kami kay Aling Emma. Binaba ni Michael ang bintana ng kotse. Nakatingin sa amin si Aling Emma. Aalis na po kami Aling Emma. Mag-iingat po kayo rito ha. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin sa munting bahay nyo. Salamat din po sa dinuguan na niluto nyo. Masarap po yun, promise. Naku sige, maraming salamat din sa pagtuloy ninyo sa bahay ko. Kahit paano, nagkaroon ako ng kausap dito. Sana makita ko kayo ulit. Ngumiti na lang ako kay Aling Emma. Dahil hindi ko naman talaga nagustuhan kung ano nangyari sa amin sa bahay niya. Iba ang nasa plano namin ni Michael. Kaya inis na inis pa rin ako sa pangyayari. Umandar na ulit ang kotse namin. Sa wakas ay makakaalis na kami sa lugar na ito. Ewan ko ba, may nararamdaman kasi kong kakaiba sa bahay na yon. Lalo na ron kay Aling Emma. Kahit ayaw kong kausapin si Michael ay wala akong magawa. Mahaba ang biyahe namin kaya kailangan ay mag-usap kami. Alam mo ba, nahihiwagaan ako ron kay Aling Emma. Saka kung titignan mo ang bahay niya, nakakatakot. Ewan ko kung ako lang yun. Ikaw ba? Hindi mo ba nararamdaman yung takot? Ha? Anong sinasabi mo? Hindi naman nakakatakot ah. Ang bait pa nga ni Aling Emma sa atin. Pinagluto pa nga niya tayo ng dinuguan, di ba? Hindi ka kasi kumain eh. Masarap kaya yung niluto ni Aling Emma. Sana tinikman mo. Ano ka ba?
takot na nga ako sa kanya. Tapos titikim pa ako ng luto niya. Niloloko mo yata ako eh. Saka, alam mo naman na ayaw ko ng dinugoan, di ba? Tumahimik na lang ako noon sa sobrang inis ko sa kanya. Papikit na sana ako nang mapansin ko na parang may mali sa dinadaanan namin. Nakaramdam ako ng takot noon pero hindi ko pinahalata kay Michael. Michael, tingnan mo nga yung dinadaanan mo. May kakaiba akong nararamdaman eh. Hindi ba parang nadaanan na natin to? Tumingin si Michael sa paligid namin at napagtanto namin na yun nga mismo ang dinaanan namin kagabi. Nakaramdam ako ng takot na makita kong nasa tapat kami ng bahay ni Aling Emma. Ha? Paano nangyari na nandito pa rin tayo sa harap ng bahay ni Aling Emma? Palabas na tayo kanina. Hala, ano ba itong nangyayari? Oo nga, bakit nandito pa rin tayo sa tapat ng bahay niya? Teka nga, bumaba nga tayo para kausapin siya. Baka namali lang ako ng dinaanan. Si Michael lang talaga ang bababa noon. Pero dahil ayokong maiwan na mag-isa sa kotse, ay bumaba na rin ako. Hay nako, sabi ko na nga ba't may kakaiba sa lugar na to? Nakita namin si Aling Emma na may ginagawa ron sa labas ng kanyang bahay. Nagulat siya na makita niya kami ulit. Lumapit kaming dalawa ni Michael sa kanya. Oh, bakit nandito na naman kayo? Akala ko ba ibabalik na kayo sa Maynila? Naliligaw ba kayo, iho at iha? Yun na nga po ang gusto namin itanong sa inyo eh. Aling Emma, bakit po kaya bumalik po kami dito sa tapat ng bahay niyo? Ang alam ko po kasi, tama naman yung dinaanan namin pauwi. Kahit gusto kitang tulungan tungkol dyan, ay hindi ko magagawa. Wala naman kasi kung alam sa pasikot-sikot dito sa lugar namin. Hindi naman kasi ako lumalabas ng bahay masyado. Inis na inis ako noon kay Aling Emma. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dahil alam kong matanda siya. Kahit naman ganito ko kaarte, ay marunong pa rin naman akong gumalang sa matanda. Ah, ganun po ba? Sige po, sana may signal na para mapuntahan kami ng mga kaibigan namin. Teka lang po ah, i-check ko lang ang phone ko. Tiningnan na nga ni Michael ang kanyang phone. Napangiti siya nang tumingin siya ron, kaya alam kong may signal na nga. Napangiti din naman ako. Lumapit ako nun kay Michael para marinig ko ang pinag-uusapan nila nung kaibigan niya. Pare, may sisend akong lugar sa'yo. Sunduin mo kami. Pare, nandiyak ba? Hello? Nagbago ang mukha ni Michael. Dahil doon ay alam kong may problema na ron sa kausap niya. Parehas na kaming inis sa sitwasyon. Dahil wala namang kasing tutulong sa amin na makaalis. O ano? Bakit nagbago itsura ng mukha mo? Hindi mo na ba siya makontak? Hala? Diyos ko naman! Paano na tayo nito? May aasikasuhin pa tayo sa Maynila, di ba? Eh, nalobat pala ang cellphone ko eh. Nakaka-badrip naman to. Teka, subukan kaya ulit nating umalis. Baka ngayon eh, makita na natin yung tamang daan para isang lugar na ito. Pumasok ka na sa loob ng kotse. Subukan ulit natin. Baka makalabas na tayo. Yun naman ang ginawa ko. Pumasok na ako ng kotse at hinintay siyang makaupo sa driver's seat. Nagpaalam ulit kami kay Aling Emma. Sige po Aling Emma, susubukan po namin na makalis na sa lugar na to. Baka mali lang po yung dinaanan namin kanina. Kaya napabalik po kami sa bahay niyo. Pasensya na po sa abala ha. Salamat po ulit sa pagpapatuloy niyo sa amin. Naiinis na ako dahil nagpaalam na naman siya kay Aling Emma. Nagmamadali na kami ay nagawa niya pa rin yun. Hindi ko tuloy na iwasan na hindi magsalita pagkababa ng bintana niya. Talaga ba, Michael? Nakuha mo pa magpaalam ulit dun sa matandang yun? Baka mamaya, hindi mo alam, siya pala ang naging dahilan kung bakit hindi tayo makaalis dito. Alam mo, naisip ko tuloy na baka totoo nga yung sinasabi ni Lola Ina sa atin noon. Ano bang sinasabi mo? Nagpaalam lang naman ako dahil yun ang tamang gawin. Saka, isa pa, paggalang naman yun sa matanda. Anong mali ron? Di ba sabi ko sa'yo, hindi naman totoo yung paniniwalang niya ni Lola Ina.
Ay naku. Hindi na lang ako nagsalita. Hinayaan ko na lang siyang mag-drive. Kapag inaway ko pa siya, ay baka lalo lang kaming mawala sa lugar kung nasan kami. Sa pangalawang pagkakataon ay dinala na naman kami ng daan sa tapat ng bahay ni Aling Emma. Dahil doon ay nagkatinginan kami ni Michael. Alam naming parehas na may mali na sa nangyayari. Bago bumaba ay kinausap ko siya. Oh, naniniwala ka na? May kakaiba nga dyan sa Aling Emma na yan. Hindi ko man alam kung ano yon, pero ramdam na ramdam ko. Pagbaba natin doon, magkunwari tayong nawawala ha. Aalamin natin pareho kung anong meron sa lugar na to. Nilalakasan ko lang talaga ang loob ko. Pero takot na takot ako noon. Nakita ko kasing takot na rin si Michael. Kaya kailangan kong ipakita na hindi ako apektado sa nangyayari. Kailangan isa sa amin ang bukas ang isip at puso. Babe, paano nga kung tama yung lola ina mo? Paano kami kababalagang nga rito sa Pampanga? Nakakainis. Bakit ko pa kasi kinain yung dinuguan na hinain niya eh? Huwag na tayong magsisihan ngayon. Nandito na tayo eh. Bumaba na tayo ng sabay. Dahil baka mamaya makahalata si Aling Emma sa atin. Tara na. Bumaba na nga kami parehas ni Michael. Kinalma muna namin ang mga sarili namin bago tuluyang kausapin si Aling Emma. Nasa loob siya ng kanyang bahay kaya hindi agad niya kami nakita. Ala! Nandito pa rin pala kayo. Hindi niyo ba talaga nakita ang daan palabas sa liblib na lugar na to? Asensya na kayo ha! Hindi ko rin kasi alam kung saan, kaya hindi ko maituro sa inyo. Ah, opo eh. Pwede po kaya na dito ulit kami makitulog ngayong gabi? Baka kasi abutin na naman kami ng gabi kapag pinilit po naming hanapin kung saan yung daan palabas dito. Ayos lang po ba sa inyo yon? Aba, oo naman. Ayos na ayos sa akin yan. Buti nga kung ganon, may makakasama ulit ako ngayong gabi sa bahay ko. Pagpasensyahan nyo na lang talaga ha. Maliit lang kasi ito eh. Wala na kaming nagawa. Binaba ulit namin ang lahat ng gamit namin. Inisip na lang namin na mas maayos kami makakapagplano kung papaniwalain namin si Aling Emma na okay pa rin ang nangyayari sa amin. Dahil maaga pa nun, ay nakipag-usap muna kami ni Michael kay Aling Emma. Baka sakaling may magamit kami laban sa kanya kapag nakuha namin ang loob niya. Ah, kumain muna kayo. Siguro ay pagod kayo kakaisip kung saan ang daan palabas sa lugar namin. Sige na, ayaw ko naman magutom ang mga bisita ko. Maraming salamat po, Aling Emma. Tama po kayo. Gutom na nga kami ni Michael. Buti na lang po may pagkain na po kayong nakahanda. Ayaw sana ni Michael na kainin kung ano man yung hinanda ni Aling Emma. Pero sinenyasan ko siya na kainin pa rin yun. Para hindi magtaka si Aling Emma sa amin. O ano? Masarap ba ang niluto ko? Nako, pasensya na kayo kung hindi lahat ng rekado'y nailagay ko riyan. Hindi naman kasi lahat ay nabibili rito sa amin. Dahil sa sinabi ni Michael, ay agad ako nagkunwari na nasasarapan sa kinakain ko. Pinapanalangin ko na lang talaga na wala pa siyang nilalagay na kung ano roon at baka mas lalong lumala ang sitwasyon namin ni Michael. Habang kumakain ay kinausap kami ni Aling Emma. Nag-aalala siya sa amin dahil hindi pa rin kami nakakauwi. Nagkunwari na lang kami na ayos lang sa amin yun. Wala naman kasi kaming magagawa. Kahit anong ikot namin sa lugar, ay binabalik pa rin kami ron sa tapat ng bahay ni Aling Emma. Sana, bukas ay maging maayos ng pag-alis ninyo. Kung gusto ninyo, ay itatanong ko rin kay Bert bukas kung saan ang daan. Baka sakaling alam niya, anong oras nyo babalak na umalis dito? Mga hapon po siguro. Lunes din po kasi bukas. Baka matraffic na sa Maynila. Kaya mas maigi na gabi na kami bumiyahe.
Mas mabilis siguro ang biyahe kapag ganun. Dahil hindi alam ni Michael na ganun ang plano ko, ay pinandilata niya ako ng mata. Sumenyas naman ako na sumakay na lang dahil may plano ko. Napansin yata ni Aling Emma na nagtatalo kami, kaya agad niyang tinanong kung may problema ba. Dahil ayaw namin na mahuli kami, ay sinagot siya ni Michael. May problema ba kayo? Bakit ganyan kayo magtinginan? Sabihan niyo lang ako kung may problema kayo sa luto ko, ha? Ah, wala po. Iniisip lang po namin ni Michael kung paano po kami makakauwi bukas. Yun lang po yun. Saka, hindi po ah. Masarap po ang luto ninyo. Ah, ganun ba? Sa bagay, totoo naman. Iisipin niyo talaga yun dahil hindi kayo makauwi. Sana bukas ay maging okay na ang lahat. Pero dahil hapon pa naman kayo uuwi, pwede bang magpasama muna ako sa bayan bukas ng umaga? May kailangan lang akong bilhin sa bayan. Yun ay kung ayos lang sa iyo, iho. Nagkatinginan na naman kami ni Michael. Sinenyasan ko siya na pumayag dahil magtataka si Aling Emma kapag hindi namin yun ginawa. Kahit naaasar na ay pumayag pa rin si Michael. Ah, oo naman po. Pwede ko naman po kayong samahan sa palengke. Wala pong kaso sa akin yun. Maasahan niyo po ako dyan. Nang gumabi na ay kinain pa rin namin kung anong hinanda ni Aling Emma para sa amin. Nung mga oras na yon ay gusto ko nang masuka. Pero hindi pwede. Dahil may plano kami ni Michael. Bago kami matulog ay bumulong si Michael sa akin. Tinanong niya ako kung anong balak ko at hapon pa kami uuwi. Alam niya kasi may kailangan akong asikasuhin nun. Kaya grabe na lang ang pagtataka niya sa akin. Ano bang meron at hapon mo pa balak umuwi? Hindi ba may aayusin ka pa bukas? Ano yun, hahayaan mo na lang? Utang na loob. Gusto ko na rin makauwi. Pareho naman nating alam na may kakaiba rito eh. Hindi ka ba natatakot, ha? Michael, kailangan nating malaman kung saan yung daan paalis, okay? Kung sasamahan mo siya bukas sa bayan, malalaman mo yun. Naiintindihan mo na? Ramdam kong ayaw ni Michael pero tumango na lang siya. Wala rin naman kasi talaga kaming magagawa kung ayaw kaming paalisin ni Aling Emma. Kailangan na mapaniwala namin siya na naniniwala kami sa lahat ng sinasabi niya. Basta, agahan na lang natin ang kilos bukas. Oras na malaman ko kung saan ang daan, sasabihin ko kagad sa'yo pagbalik namin. Aalis tayo sa lugar na ito kagad-kagad pagbalik ko, ha? Sige, sa ngayon matulog muna tayo. Dahil sa tingin ko, kailangan natin ng lakas bukas. Okay? Good night. Matulog ka na. Hindi ko na narinig ang sagot niya noon. Baka nakatulog na siya agad sa sobrang pag-iisip sa mga pangyayari. Nang tignan ko siya ay may napagtanto ako. Pwede pala na maging mahinaon ako sa lalaking ito. Natawa na lang ako sa sarili ko. Pagkagising ko ay nakahanda na sila Aling Emma at Michael. Dahil wala naman siyang damit na pamalit, ay kung anong suot niya kahapon ay yun din ang suot niya noong umaga. Ah, iha, ikaw munang bahala sa bahay ko ha. May mga bibilhin lang kami ni Michael. Huwag ka mag-alala dahil babalik naman kami agad. Sige po, ako na po muna ang bahala rito. Lilinisin ko rin po ito kung ayos lang sa inyo. Pumayag naman si Aling Emma sa gusto ko. Ang hindi niya alam ay maghahanap lang naman ako ng ebidensya laban sa kanya. Baka may kung ano sa bahay niya na magtuturo sa amin ni Michael kung ano ba talaga siya. Habang naghahanap ako ng pruweba laban kay Aling Emma, ay may nakita akong kwarto. Bubuksan ko sana yun pero nakalak. Naghanap na lang ako sa ibang parte ng bahay. Nagulat na lang ako nang may magsalita. Aling Emma, nandyan po ba kayo? Namitas ako ng mga gulay. Baka gusto nyo. Pabukas na lang po ng pinto para mailagay ko sa loob ang mga ito. Lumabas ako sa bahay ni Aling Emma para kausapin yung lalaki. Ang hula ko'y nasa edad 40 siya. Nagulat naman siya nung ako ang lumabas sa bahay ni Aling Emma. Ay,
Nasa palengke po si Aling Emma. Ako lang po ang iniwan niya rito. Ipasok niyo na lang po sa loob ang mga gulay na pinitas ninyo. Pasok po kayo. Ah, ganun ba? Ah, sige. Papasok na ako, ha? At teka nga, sino ka ba, iha? Pamangki ka ba ni Aling Emma? Ngayon lang kasi kita nakitang dumalaw sa kanya. Hinayaan ko muna na ilagay niya sa maliit na lamesa ang mga gulay bago ko siya sagutin. Nagtataka rin ako dahil wala namang kapitbahay si Aling Emma. Pero bigla na lang siyang sumulpot. Hindi niya po ako pamangkin. Nagkakilala lang po kami dahil nasiraan po kami ng kotse. Pauwi na rin po kami mamaya. Sana nga po, makita na nung kasama ko ang daan paalis dito. Naliligaw po kasi kami eh. Nag-iba ang mukha nung lalaki. Para bang alam niya kung anong nangyayari sa amin ni Michael. Agad ko siyang tinanong kung may problema ba sa sinabi ko. Baka siya na kasi ang sagot sa mga katanungan namin. May problema po ba sa sinabi ko, Mang? Ano nga po palang pangalan ninyo? Sabihin niyo po sa akin para masabi ko po kay Aling Emma. Ah, ako si Mang Ernesto. Wala namang problema rin sa sinabi mo, iha. Ang akin lang, mag-iingat kayo kay Aling Emma. Ha? May usap-usapan kasi na siya ang mangkukulam dito sa lugar namin. Eh, wala pa naman nakakapagpatunay noon. Kaya maayos pa rin ang pakikitungo ko sa kanya. Dahil sa sinabi ni Mang Ernesto, ay lalo ako nakumbinsin na may kakaiba nga kay Aling Emma. Gusto ko man sabihin ganun din ang naiisip ko sa matanda ay hindi ko ginawa. Kailangan ko pa rin magkunwaring walang alam. Sa paligay ko naman po, hindi siya ang mangkukulam sa lugar ninyo. Mabait naman po siya sa amin ni Michael. Pero para na rin po sa kaligtasan namin, mag-iingat po kami. Maraming salamat po. Sasabihin ko na lang po kay Aling Emma na kayo ang nag-abot ng mga gulay na to. Ingat po kayo pa uwi, Mang Ernesto. Ah, sige. Mauna na ako, iha, ha? Eh, sana makauwi na kayo ng maayos. Babalik na lang ulit ako kapag may bagong pitas na ulit akong gulay. Umalis na nga nun si Mang Ernesto. Itutuloy ko pa sana ang paghahanap ko ng ebidensya laban kay Aling Emma, pero hindi ko na nagawa. Dumating na kasi sila agad ilang minuto pa lang pagkatapos umalis ni Mang Ernesto. Aba, ang bilis nyo naman po. Hindi ko pa po tapos ang pag-aayos dito sa bahay ninyo, Aling Emma. Pasensya na po. Kakaalis lang po ni Mang Ernesto. Nagdala po siya ng mga gulay para daw po sa inyo. Ah, buti pala at naiwan ka rito. Kung hindi, wala siyang maaabutan sa bahay ko. Tamang-tama, hindi kasi lahat ng Ricardo ay nabili ko sa palengke ngayon. Ewan ko ba, ang aga-aga pa lang eh. Ubus na agad ang gulay sa palengke. Ang dami niya nga pong dinala eh. Nagulat pa yata dahil hindi po kayo ang nakita niya rito sa bahay. Ang sabi po niya, babalik na lang po siya kapag may bagong pitas na gulay na ulit. Tumangutang naman si Aling Emma sa akin pagkatapos ay inayos na niya ang mga pinamili nila ni Michael. Pagkatapos mag-ayos ay kinausap ko si Michael kung ano ang nangyari sa lakad nila ni Aling Emma. Bumulong lang kami sa isa't isa at baka marinig kami ng matanda. O ano? May nakita ka bang kakaiba ron sa pinuntahan ninyo? O di kaya naman, nakita mo na ba ang daan paalis sa lugar na to? Oo, nakita ko ng daan paalis sa lugar na to. Nagtataka nga ako eh. Dahil hindi ko naman nakita yun nung unang dalawang araw na nandito tayo. Para bang naibabigla yung daan? Ewan ko ba? Tignan na lang natin mamaya kapag umalis na tayo rito. Sige, mag-aayos na ako ng mga gamit natin. Kailangan muna natin kumain dito para hindi makahalata si Aling Emma sa atin. Baka mamaya, sundan pa tayo niyan sa Maynila kapag nahalata niyang may kakaiba sa kinikilos natin. Tulad ng napag-usapan namin ni Michael, kumain muna kami. Kahit ayaw ni Michael na kausapin si Aling Emma ay ginawa pa rin niya yun. Aling Emma, pagkatapos po namin kumain, aalis na po kami ha. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin dito ng halos dalawang araw.
Gusto pa po sana namin mag-stay pero kailangan po namin umalis talaga eh dahil may trabaho pa po kami sa Maynila. Ah, sayang naman. Akala ko eh magtatagal pa kayo rito. Pero ayos lang naman. Ganun talaga. Tanggap ko naman na mag-isa talaga ako. Mag-iingat kayo ha. Kapag may oras na lang kayo, dumalaw kayo sa akin. Ah, oo naman po. Dadalawin na lang po namin kayo kapag nabakante na po ang schedule namin. Sige po, at mag-aayos na muna ako ng mga gamit. Nang maayos na namin ang mga gamit namin, ay nagpaalam na kami kay Aling Emma. Kinakabahan ako nun. Dahil baka bumalik na naman kami kay Aling Emma. Pero nagtiwala na lang ako kay Michael na alam na niyang daan paalis sa lugar na to. Pasensya na kayo. At ito lang ang mapapadala ko sa inyo, ha? Minadali ko na lang kasi yan eh. Nagluto ako para may makain kayo sa daan. Sana'y magustuhan ninyo. Dahil ayaw na ni Michael sa kung ano man ang binibigay ni Aling Emma, ay hindi na niya to tinanggap. Nagtaka naman si Aling Emma ron. Aling Emma, huwag na po siguro. Sobra na po ang pag-aalaga niyo sa amin eh. Naaabala na po namin kayo ng sobra. Nakakahiya na po eh. Ako? Bakit naman? Hindi ah. Tanggapin nyo na to. Mahaba ang biyahe ninyo. Kaya alam ko magugutom kayo. Huwag na kayong mahiya. Isipin nyo na lang na regalo ko to sa inyo dahil sinamahan nyo ako rito sa bahay. Ayaw ko ng pag-isipan pa ng kahit ano si Aling Emma kaya kahit ayaw ni Michael, ay tinanggap ko na ang pagkain na binibigay niya sa amin. Nagtaka nun si Michael. Pero sinenyasan ko siya na may plano ko kaya magtiwala lang siya sa akin. Ah, Michael, tanggapin na lang natin yan. Tama naman si Aling Emma. Baka mamaya magutom nga tayo sa daan. Sayang din yan. Libre na nga ang pagkain, aayawan mo pa. Akin na po. Ay nako, salamat Hazel. Oo, tama ka. Libre na pagkain na nga kaya dapat ay hindi hinihindian. O siya, umalis na kayo at baka hindi nyo na naman makita ang daan pa uwi. Pag-iingat kayo ha. Pumasok kami agad ni Michael sa loob ng kotse. Doon ay kinausap niya ako dahil hindi pa niya alam ang susunod kong plano. Nagtataka din siya na tinanggap ko pa rin ang pagkain na binigay ni Aling Emma. Kahit alam ko na pwedeng may kung anong laso nang meron doon. Nahihibang ka na ba talaga? Bakit tinanggap mo pa rin ang pagkain kahit alam mong pwedeng may nilagay siya dyan? Baka mamaya hindi na naman tayo makauwi kapag kinain natin yan eh. Ano ka ba? Siyempre, hindi ko naman kakainin yan. Alam ko may nilagay siya dyan. Tinanggap ko lang yan dahil baka mamaya hindi na naman niya tayo paalisin. Sige na, mag-drive ka na. Para makita natin yung daan na sinasabi mo nung pumunta kayong palengke ni Aling Emma. Tumahimik na lang si Michael noon at nag-focus sa daan. Nagulat na lang kami nang makita namin na may daan nga palabas. Para tuloy kami nakalaya nung makita namin yung daan. Hala, mukhang may ginawa nga sa atin si Aling Emma. Hindi naman natin to dinaanan noon ah. Buti na lang at nakita na natin ang daan palabas. Akala ko hindi na talaga natin makikita eh. Tama, ito nga ang dinaanan namin ni Aling Emma nung namalengke kami. Sa wakas, makakauwi na rin tayo. Akala ko talaga mabubuhay na lang tayo kasama matandang yun eh. Takot na kaya ako. Buti na lang talaga, hindi niya nahalata ang pag-iwas ko sa kanya. Nung medyo nakalayo na kami sa lugar kung nasan si Aling Emma, ay binuksan ko ang bintana. Tinapon ko sa daan ang pagkain na binigay niya sa amin. Wala na akong pakialam noon kung may makakita pa sa ginawa ko. Ang mahalaga sa akin ay makauwi na dahil marami pa akong gagawin sa Maynila. Ilang araw pa ang nakalipas bago ko na ikwento kay Lola Ina ang nangyari sa amin sa Pampanga. Siyempre nagalit siya sa amin dahil ilang beses na niya kaming pinagsabihan pero hindi pa rin kami nakinig sa kanya. Pinatawag kami ni Lola Ina noon para kausapin. Bakit naman kasi sinabi mo pa kay Lola Ina ang nangyari sa atin sa Pampanga? Yan tuloy. Pinatawag pa tayong dalawa. Teka, alam na ba niya na hiwalay na tayo? Ano ka ba?
Gusto ko lang na maging tapat sa kanya. Malay ko ba na magagalit siya sa atin na umabot sa punto na ipapatawag niya tayong dalawa? Saka, hindi pa. Hindi pa niya alam na wala na tayo. Ayoko naman siraan ka sa pamilya ko, no? Basta, ikaw ang bahala magpaliwanag sa lolaina mo ng lahat, ha? Alam ko magagalit din siya sa akin dahil sa ginawa ko. Pero ikaw nang bahala mamaya kapag kinausap niya tayo. Nag-umpisa na ang pakikipag-usap ni Lola Ina sa amin. Sabi niya, ipapatawag raw niya ang kakilala niyang albularyo. Pero humindi na kami ni Michael dahil wala naman nangyaring masama sa amin. Naku, Lola Ina, huwag na po. Wala naman nangyaring masama sa amin doon. Saka, ayaw na po namin bumalik doon. Ni maalala kung ano nangyari sa Pampanga, ayaw na namin. Oo nga po, Lola Ina. Wala naman po kayong dapat ipag-alala. Ang importante naman po, nakauwi na kami ni Hazel ng maayos. Kung meron man po kami mararamdaman na kakaiba, magsasabi po kami sa inyo. Pagkatapos ng pag-uusap, akala ko umuwi na si Michael. Hindi pa pala. Nagulat na lang ako nang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Pagbukas ko noon, ay siyang nakita ko. Nakatungo pa siya at parang hiyang-hiya sa akin. Sabi ni Lola Ina, pwede naman akong pumasok. Sabi ko kasi sa kanya, kakausapin kita eh. Ayos lang ba yun? Ayos lang naman sa akin. Sige, upo ka dyan. Ano bang pag-uusapan natin? Akala ko kasi umuwi ka na sa inyo kanina. Oo, gusto ko nang umuwi. Pero mas gusto ko makausap ka tungkol sa nangyari sa relationship natin. Hindi na kasi natin napag-uusapan to eh. Dahil naging busy na tayo kay Aling Emma. Trabaho naman kagad ang inatupag natin nung pag-uwi natin. Kaya hindi na rin ako nakadalaw sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya noon. Alam kong gusto niya makipag-ayos sa akin pero may takot na akong nararamdaman. Paano kung gawin niya sa akin ulit ang ginawa niya? Ni hindi ko nga alam kung nag-uusap pa sila nung babaeng yun. Sa totoo lang, limot ko na yun. Ano pa bang kailangan natin pag-usapan doon? Tapos na tayo, hindi ba? Ano pang hindi mo naiintindihan? Saka, masaya ka naman sa babae mo, hindi ba? Naiintindihan ko naman na takot ka ng pagkatiwalaan ulit ako dahil sa ginawa ko. Pero gusto kong humingi ng tawad at humingi ng pangalawang pagkakataon sa'yo. Yun ay kung pagbibigyan mo ako. Pwede bang huwag muna? Masyado pang masakit ang ginawa mo eh. Alam ko naman sa sarili ko na patatawarin kita. Mahal pa rin naman kasi kita. Pero hindi ko alam kung kailan. Naiintindihan mo naman siguro yun, hindi ba? Nakita ko ang mukha ni Michael. Alam kong nasaktan ko siya dahil sa sinabi ko. Pero tinanggap na lang niya yon dahil mahal niya ako. Oo. Naiintindihan ko naman kung bakit ka ganyan. Siyempre nasaktan kita ng sobra. Kaya kailangan ko rin makuha ang tiwala mo ulit. At least, nasabi ko na sa iyo ang nilalaman ng puso at isip ko. Sige, alis na ako ha. Mag-iingat ka rito. Oo, mag-iingat ako siyempre. Salamat sa pag-intindi sa akin ha. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Mapapatawad din kita. Hindi pa lang ngayon, Michael. Umalis na ng tuluyan si Michael noon. Ako naman ay nag-ayos ng mga gamit ko. Pinapatulog kasi ako ni Lola Ina dito sa bahay niya dahil miss niya na raw ako. Pagkalipas ng ilang araw ay binalita sa akin ni Lola Ina na may nangyari kay Michael. Dahil hindi pa niya alam na wala na kami ay pinapunta niya ako sa bahay nito. Ayaw ko nung una. Pero napilitan ako dahil pinagalitan ako ni Lola Ina. Pagpunta ko sa bahay ni na Michael, ay dali-dali akong pumasok sa kwarto niya. Sinamahan naman ako ng kasambahay nila. Nagulat ako nang makita ko ang kalagayan ni Michael. Nakahiga siya sa kama tila lumaki ang kanyang tiyan. Lumobo ito. Ilang araw lang ang nakalipas nung huli kami magkita. Kaya nakakapagtaka na gano'n na agad kalaki ang tiyan niya. Ah, sige ate. Ako na pong bahalang magbantay kay Michael. Salamat po.
Kung may kailangan na lang po ako, tatawagin ko kayo agad. Lumabas naman agad ang kasambahay nila Michael. Umupo na ako sa tabi niya. Pansin kong hirap siya dahil sa laki ng tiyan niya. Pero nagawa pa rin niyang ngumiti para sa akin. Buti naman at dinalaw mo ako. Sabi ko na eh, mahal mo pa rin ako kahit hindi mo sabihin sa akin. Kita ko kaya ang pag-aalala sa mukha mo. Kaya ko to, no? Huwag ka mag-alala sa akin. Alam mo, hindi naman talaga ako pupunta rito eh. Pinilit lang ako ni Lola Ina dahil nga may nangyari daw sa'yo. Kung hindi naman ako pagagalitan nun, hindi ako pupunta rito. Eh, kumusta ka na ba? Ano pa kasing nangyari sa'yo? Nung isang araw lang eh, okay ka naman. Alam mo, kung wala ka talagang pakialam sa akin, kahit ano pang sabihin ni Lola Ina sa'yo, hindi mo naman ako papansinin eh. Pero dahil pinansin mo ako, alam ko pa rin na mahal mo ako. Salamat ha. Oo nga eh, hindi ko talaga alam kung ano nangyari dyan. Maliit lang yung tiyan ko noong una pero biglang lumaki. Akala ko, busog lang ako pero iba na pala. Dahil sa hirit niya ay nainis ako. Nahampas ko ang malaki niyang tiyan. Sa sobrang lakas ay umaray siya. Doon ko na napagtanto na hindi nga siya nagloloko. Masakit na nga talaga ang tiyan niya. Aray ko naman. Masakit na nga itong tiyan ko eh. Promise, hindi ako nagloloko. Huwag mo naman sanang hampasin oh. Ay, sorry. Ikaw kasi. Kung ano-ano pang hinihirit mo, yan tuloy. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Para naman mapatingnan na natin yan. Nakakabahala na rin kasi sa sobrang laki. Hindi naman ito nangyayari dati. Nagilty ako noon dahil nakita kong nakahawak pa rin siya sa tiyan niya nung sinabi ko yun. Talaga nga yatang napalakas ang hampas ko sa kanya. Hindi ko na tuloy na iwasan na hindi mataranta. Kung alam mo lang, kung kani-kaninong doktor na ako pumunta. Pero wala namang makapagsabi kung anong kalagayan ko. Nakakainis na nga eh. Biglaan kasi nangyari to. Naalala ko yung sinabi ni Lola Ina. Yung albularyo na sinasabi niya, pwede kong ipatawag yun para kay Michael. Agad kong sinabi yun kay Michael para mapaghandaan na namin kung sakali man. Naalala mo ba yung sinabi sa atin ni Lola Ina? Gusto mo bang ipatawag ko yung albularyo na yun para tingnan ka? Naisip ko lang naman, baka kinukulam ka ni Aling Emma, hindi pa natin alam. Ano? Sa tingin mo kinukulam pa rin ako ni Aling Emma? Baka hindi naman. Ilang araw na rin naman tayong wala ron. Ayoko. Ayokong isipin na kinukulam ako. Nakatakot. Kaya nga may albularyo na tutulong sa'yo, hindi ba? Para maayos natin kung sakaling mang kinulam ka nga. Ano? Ipapatawag ko na ba kay Lola Ina? Madali lang niya yung matatawag. Nung una ay ayaw ni Michael na ipatawag yung albularyo, pero napilit ko siya. Parehas naman kaming naniniwala sa kababalaghan dahil naranasan namin yun sa Pampanga. Sige na nga, ipatawag mo na yung albularyo. Tama ka rin naman. Nakakapagtaka ngang bigla na lang lumaki ang tiyan ko. Wala namang mawawala kung papatingin natin sa kanya kung ano nangyayari sa akin. Oo, totoo. Wala talagang mawawala kung magpapatingin tayo. Basta, magtiwala ka lang sa sasabihin ng albularyo ha. Kung ano man ang sabihin niya, kailangan natin sundin. Sana mawala na yung sakit mo. Salamat ha. Hindi mo na dapat ito ginagawa pero nandito ka pa rin para alagaan ako. May pagkakamali na nga ako sa'yo. Pero ginawan mo pa rin ako ng tama. Napakaswerte ko talaga at nagkaroon ako ng katulad mo. Namula ako noon dahil sa kilig. Pilit kong tinatago yun sa kanya. Dahil baka lalo niya akong asarin kapag nakita niyang kinikilig ako. Che, kung ano-ano na naman ang sinasabi mo, tigilan mo nga yan. Hindi mo naman ako makukuha sa mga ganyang hirit mo eh. Dali na, mayos ka ng higa. Dahil dito ako matutulog ngayong gabi. Ha? Anong sinasabi mo? Dito ka matutulog? Bakit? Naku, hindi pa naman ako handa ngayon. Tignan mo ang sitwasyon ko. Nakakaya pati sa'yo.
Agad ko siyang binatukan dahil sa sinabi niya. Wala na akong pakialam kung masaktan siya. Ang kulit na naman kasi niya eh. Parang wala siyang sakit. Ano ka ba? Kaya lang naman kita sasamahan dahil alam kong mahihirapan ka sa paggalaw. Alam kong kailangan mo ko. Isa pa, utos din ito ni Lola Ina sa akin. Sumusunod lang ako. Okay. Akala ko kasi may ibig sabihin yung pagsama mo sa akin. Utos lang pala ni Lola Ina. Hindi pa rin niya alam na wala na tayo, no? Siguro napilitan ka na napuntahan ako rito. Pasensya ka na, ha? Dumagdag pa ako sa isipin mo. Hindi na ako sumagot sa kanya. Inayos ko na lang ang higa ko pagkatabi ko kay Michael. Pinikit ko na lang ang mata ko at hindi na pinakinggan kung ano pa ang sasabihin niya sa akin. Nagising na lang ako dahil sa sigaw ni Michael. Dali-dali akong bumangon at tumabi sa kanya. Nagulat na lang ako na makita ko na hindi lang siya nang lumaki sa kanya, kundi pati na rin ang braso at binti niya. Sigaw siya ng sigaw noon na may kasamang iyak dahil sa sobrang sakit. Ah! Aray! Sobrang sakit na ng katawan ko. Hazel, ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito? Wala naman akong ginagawang masama. Ah, aray ko! Michael, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro nga kinulam ka ni Aling Emma. Teka lang, hingi ako ng tulong kay Lola Ina, ha? Ayaan mo, pagbalik ko, kasama ko na yung albularyo na sinasabi niya sa atin. Kumapit ka lang, ha? Maaayos din natin to. Hazel, huwag mo naman akong iwan, oh. Natatakot ako, eh. Baka mamaya kung ano pang gawin sa akin ni Aling Emma. Isa pa, baka nandyan lang siya sa paligid. Pero hindi lang natin alam, di ba? Hindi ako nakinig kay Michael. Pinangako ko na lang na babantayan siya nung kasambahay niya para kahit paano hindi siya matakot. Kailangan ko lang kasi talagang kausapin si Lola Ina dahil kakaiba na ang nangyayari kay Michael. Agad ako nakarating sa bahay ni Lola Ina. Buti na lang talaga at gising pa siya. Sinabi ko agad ang nangyari kay Michael kaya sinubukan niyang tawagan yung albularyo. Ang pagkakaalam ko ay Tatang Tiago ang pangalan na sinabi ni Lola Ina. Hinintay ko si Tatang Tiago na makarating sa bahay. Doon ako natagalan dahil malayo ang bahay ni Lola Ina sa kanila. Isa pa, malakas ang ulan noon, kaya alam ko matatagalan bago siya makarating sa amin. Halos isang oras akong naghintay. Tatang Tiago, halika na po. Baka kung ano pa mangyari kay Michael. Doon ko na lang po sasabihin sa inyo kung ano po ang mga nangyari. Sige, halika na iha. Kailangan ko na talagang makita ang kaibigan mo. Ang sabi sa akin ni Ina, malubha na siya. Dinala na ni Tatang Tiago ang lahat ng pangontra niya. Sana talaga'y gumaling na si Michael sa gagawin ni Tatang Tiago. Ang hirap kasi para sa akin na makita siya sa ganung sitwasyon. Nang makarating kami sa bahay ni Michael, ay hirap na nga siyang huminga at kumilos sa kama. Aray na siya ng aray sa sakit kaya niyakap ko na siya. Huwag ka nang umiyak, ha? Nandito na si Tatang Tiago. Gagaling ka na. Hindi ko hahayaan na hindi ka gumaling. Pangako ko yan sa'yo. Lahat ng sasabihin niya, susundin natin para malabanan natin si Aling Emma. Inumpisahan na nga ni Tatang Tiago ang kanyang orasyon. Tama nga kami. Malaki ang posibilidad na si Aling Emma ang kumulam kay Michael. Yun kasi ang nagpakita sa orasyon na ginawa ni Tatang Tiago. Bibigyan ko kayo ng pangontra, ha? Pero hindi ko alam kung sapat ito dahil masyadong malakas ang mangkukulam. Kailangan niyo siyang puntahan dahil siya lamang ang makakatanggal nito sa kaibigan mo. Po, pupuntahan po namin si Aling Emma. Hindi po ba delikado yun? Hindi niyo po ba kayang pigilan na lang kung ano ang ginagawa niya kay Michael? Tulad ng sinabi ko, gagana lamang ng ilang araw ang pangontra na ibibigay ko. Kailangan ay mapuntahan niyo siya para siya mismo ang sisira sa ginawa niyang kulam. Dahil sa sinabi ni Tatang Tiago ay nainis ako. Bakit kailangan pa naming pumunta sa matandang yon? Ganun ba kalakas ang ginamit niyang kulam kay Michael?
at kailangan siya pang mag-alis nun? Tulad ng sabi ni Tatang Tiago, ay nawala na nga ang pamamaga ni Michael. Bumalik siya sa dati. Kahit paano'y gumaan ang aking pakiramdam, pero may takot pa rin. Dahil alam kong pansamantala lang to. Bago umalis sa bahay ni Michael sa Tatang Tiago, ay may binigay siya sa akin. Gamitin ko raw yun sa paglaban namin dun sa mangkukulam. Kapag nagkita na kayo noong mangkukulam, ihalo mo ito sa pagkain niya. Pansamantala kanyang susundin. Dahil may hipnotismo ang pangontra na yan. Kahit anong ipagawa mo sa kanya, ay talagang gagawin niya. Sige po, gagawin ko ang lahat para magawa yun. Siguro ako na lang po ang pupunta sa Pampanga para kalabanin siya. Ayaw ko na pong isugal pa ang kalagayan ni Michael. Maigi na po na nandito na lang siya sa Maynila. Binigyan niya pa ako ng isang kwintas. Suotin ko raw yun kapag pupunta na ako sa Pampanga. Dahil yun daw ang magtuturo sa akin ng daan pa uwi. May posibilidad daw kasi na gawin ulit ni Aling Emma ang ginawa niya sa amin dati. Baka hindi na raw ako makabalik sa amin kung wala sa akin ang proteksyon na binigay niya. Umalis na nun si Tatang Tiago kaya kinausap na ako ni Michael. Narinig niya kasi ang pag-uusap namin nung matanda. Ayaw niya akong papuntahin sa Pampanga nang hindi siya kasama. Kaya nakikipag-away siya sa akin. Bakit ayaw mong samahan kita, ha? Kaya ko naman, ha? Gumaling na nga ako, oh. Sige na. Kailangan kitang samahan dahil walang poprotekta sa'yo dun. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Alam natin pareho na delikado si Aling Emma. Kaya ko naman ang sarili ko, Michael. Maniwala ka sa akin. Alam ko ang gagawin ko. Isa pa, delikado kung dun ka paabutin ang pamamaga ng katawan mo. Hindi mo ba narinig si Tatang Tiago? Pansamantala lang daw ang paggaling mo. Hindi natin alam kung hanggang kailan e-epekto sa'yo ang pangontra. Dahil nakapag-isip-isip na yata siya ay bigla na lang tumahimik si Michael. Hindi na ako mapakali noon. Inayos ko ang gamit ko papunta sa Pampanga. Naaalala ko pa naman ang dinaanan namin ni Michael noon kaya walang problema sa akin. Buti na lang at marunong akong mag-drive. Kinabukasan, araw na nang alis ko sa Maynila. Hinanda akong pagkain na ibibigay ko kay Aling Emma kung saan may isasama akong pangontra para mapasunod ko siya sa gusto ko. Nagulat na lang ako nang biglang may nagsalita sa likod ko. Si Michael pala. Mag-iingat ka ron, ha? Hihintay ko ang pagbabalik mo. Alam kong kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Ipangako mo sa akin na babalik ka ng maayos at buo. Hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa'yo masama. Oo naman. Gagawin ko ang lahat para maayos to. Basta, dito ka lang ha. Huwag kang gagawa ng kahit na anong sisira sa plano. Magtiwala ka lang sa'kin. Pagkatapos kong sabihin yun ay nagulat na lang ako sa ginawa ni Michael. Hinalikan niya ako sa labi ko. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko, kaya nahalikan ko siya pabalik. Tumalikod ka agad ako sa kanya noon, dahil gusto kong itago ang kilig na nararamdaman ko. Baka kasi isipin niya okay na kami. Saka ko na lang siya patatawarin kapag naayos ko na ang lahat ng gulo. Ilang oras din ang biyahe ko noon papunta sa bahay ni Aling Emma. Sa totoo lang ay takot na takot ako. Pero para kay Michael ay gagawin ko ang lahat. Mahal ko pa rin naman siya kahit ganun ang nangyari sa amin. Pagbaba ko ng kotse ay nakakita ko ng isang pamilyar na mukha, si Mang Ernesto. Ang dami niyang dalang gulay. Baka namimigay ulit siya sa mga kapitbahay. Binati ko siya noon bago ako kumatok sa bahay ni Aling Emma. Mang Ernesto, kumusta na po kayo? Pasensya na po. Ngayon lang ulit ako nakadalaw dito. Mukhang marami na naman kayong gulay ah. Nabigyan niyo na po ba si Aling Emma? Aba, ikaw yung babaeng nagbantay sa bahay ni Aling Emma noon, di ba? Oy, kumusta ka na? Ano palang ginagawa mo rito? Hindi ka ba busy sa Maynila? Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang totoo. Dahil may sabi-sabi nga noon na isang mangkukulam si Aling Emma. Pero hindi ko na ginawa.
Natatakot kasi ako na baka kumalat pa yon at hindi pa gumaling si Michael. Ah, hindi naman po ako busy ngayon. Gusto ko lang po talagang bisitahin si Aling Emma. Sayang nga po dahil hindi nakasama yung kaibigan ko. Madami po kasi siyang ginagawa sa Maynila eh. Ah, ganun ba? Kayo talaga mga nasa Maynila. Mga abalang tao kayo. Ay, sige na. Puntahan mo na si Aling Emma roon. Ako naman ay magbibigay ng mga gulay sa mga kapitbahay. At tulad noong dati kong sinabi, mag-iingat ka. Kabadong-kabado ko nung umalis si Mang Ernesto. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ni Aling Emma sa pagdating ko. Malamang ay alam niyang hirap na hirap si Michael ngayon. Kumatok ako sa pinto niya. At kaagad naman niya akong pinagbuksan. Oh, nandyan ka pala. Nako, hindi man lang ako nakapag-ayos ng bahay. Hindi ko naman kasi alam na darating ka eh. Kumusta ka na ba? Halika, pumasok ka sa loob. Buti naman at naisipan mo kong dalawin. O teka, nasaan ba si Michael? Bakit hindi mo siya kasama? Umupo ako noon. Dasal ako ng dasal na sana'y huwag niyang mapansin ang pagiging kabado ko. Oras kasi na mapansin niya yon, ay sira na ang lahat ng plano. Yun na nga po ang dahilan bakit pumunta ko rito. Naghiwalay na po kasi kami kaya naisipan kong dito muna tumuloy. Alam ko po kasi na tatanggapin niyo po ako rito. Isa pa, tahimik po ang lugar ninyo. Kahit paano makakapag-isip-isip ako tungkol sa relasyon namin. Ala, nakakalungkot naman yan. Akala ko talaga maaayos niyo pa ang relasyon ninyo. Para kasi kayong aso't pusa nung magkasama kayo rito eh. Kung dito ka naman tutuloy, ay walang problema sa akin. Alam mo naman na gusto kong may kasama ako rito. Nagpasalamat ako sa kanya. Ilang minuto pa ay sinabi kong may dala akong pagkain. Dali-dali akong pumunta sa kusina. Lumingon pa ako para malaman kung nakatingin siya o hindi. Matagumpay kong nailagay ang pangontra sa pagkain. Sana talaga ay tumalab ito sa kanya. Pinanood ko siyang kumain. Niyaya pa niya ako noon. Bakit daw hindi ako kumakain nung dala ko? Nagdahilan na lang ako sa kanya. Sabi ko ay busog pa ako. Ilang minuto pa ay napansin kong gumana na ang pangontra sa kanya. Kinausap ko siya para alamin ang lahat. Para tuloy siyang robot. Aling Emma, nasaan ang mga pangkulam mo? Ituro mo sa akin. Pumunta tayo ron at ipakita mo sa akin ang lahat. Gusto ko yung makita. Kinuha niya ang susi nung kwarto na nakita ko noon. Binuksan niya yon at tumambad sa akin ang mga gamit niya sa pangkukulam. Nandun din ang mga litrato ng lahat ng taong kinukulam niya. Takot na takot ako noon. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko para kay Michael. Pilasin mo nga lahat ng mga litrato na nandyan. Sirain mo pati ang mga gamit mo. Dali! Nagulat ako dahil ginawa nga yun ni Aling Emma. Magkahalong saya at kabang naramdaman ko. Saya dahil nagawa ko ang kailangan kong gawin. At kaba dahil baka bumalik na si Aling Emma sa dati. Nang gawin niya ang lahat ng yon, ay umalis na ako sa bahay niya. Bago ko sumakay sa kotse ay narinig ko pa siyang sumigaw. Ha? Hazel, anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa mga gamit ko? Ah! Ang mga gamit ko! Sira ng lahat! Hazel, magbabayad ka! Pinaandar ko agad ang kotse bago pa siya makapunta sa akin. Sinuot ko na ang kwintas na binigay sa akin ni Tatang Tiago para hindi ako maligaw. Nakita ko pa siyang sinusubukan niya akong habulin pero dahil na rin sa katandaan ay hindi na niya to nagawa. Wala na rin siyang mga gamit para gawin pa ang kung anong kababalaghan. Agad ako umuwi sa Maynila, sa bahay ni Michael. Gusto kong makita kung naging epektibo ba ang ginawa ko o hindi. Kahit pagod na pagod ako ay masaya akong niyakap siya nung nagkita kami. Bumalik na siya sa dati niyang katawan at sumiglan na rin siya.
Para akong nabunutan ng tinik nun. Oh, bakit hindi ka sa bahay ni Lola Ina umuwi? Dumiretso ka kagad dito sa bahay ko. Niyakap mo pa ako. Namiss mo siguro ako, no? Akala mo siguro hindi ako babalik sa dati. Tiningnan ko lang kung bumalik ka na sa dati. Masama ba yun? Buti nga tinignan pa kita eh. Kumusta ka naman nung wala ako, ha? Ayos ka lang ba? Bumalik pa rin ba ang paglaki ng tiyan, braso at binti mo? Sus, kunwari ka pa. Pansamantala siyang bumalik, pero nawala rin. Kaya alam ko nagtagumpay ka sa misyon mo. Maraming salamat, ha. Ang dami mo nang ginawa para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko susuklian yon. Ang drama mo naman. Eh basta, maging mabuti ka lang tao. Ayos na sa akin yun. Huwag ka na rin mang bababae. Kaya ka sigurong nakulam eh. Nang bababae ka kasi. Natawa naman si Michael dahil sa sinabi kong yun. Ilang minuto pa kami nagkwentuhan bago ko tuluyang magpaalam sa kanya. Ayaw pa nga niya akong umalis nun dahil baka raw bumalik pa si Aling Emma at kulamin ulit siya. Ano ka ba? Wala nang mananakit sa'yo. Tinanggalan ko na siya ng kakayahang magkulam. Saka kung gawin man niya yun ulit, sigurado akong lalabanan ko ulit siya para sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala, ha? Para sa akin? Siguro mahal mo pa ako, no? May pag-asa pa siguro magkabalikan tayo. Ay mo lang aminin sa akin. Ramdam na ramdam ko eh. Mahal mo ako. Hindi mo naman gagawin sa akin ang lahat ng to kung hindi eh. Dahil sa sinabi niya na yon, ay namula ang buong mukha ko. Nakita niya na kinilig ako kaya lalo niya pa akong inasar. Ay nako, siguro ito na ang oras para kausapin ko siya tungkol sa relasyon namin. Uy, nakita ko yun ha, namula ka. Ibig sabihin totoo no, mahal mo pa rin ako no. Sabi ko na nga be, ibang tama mo sa akin. Hindi mo talaga kayang mawala ako sa buhay mo. Wow, ang hangin naman yata dito. Edi, ikaw na ang pogi. Oo na, mahal pa rin kita. Kaya ako ginawa ang lahat ng to para sa'yo. Kahit takot na takot ako sa kung anong pwedeng mangyari sa akin sa Pampanga, hinarap ko pa rin yun. Ewan ko ba, kahit may mali ka lang ginawa sa akin nun, handa pa rin akong mahalin at tanggapin ka. Nakita ko na lang na naluha na si Michael dahil sa sinabi ko. Niyakap ko siya para malaman niyang okay lang ako. Ang sarap pala sa pakiramdam na nakapagpatawad ka na. Payapa na ang puso't isip mo. Mahal na mahal kita. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang lahat. Pangako ko sa'yo na hindi ko nagagawin ang mga pagkakamaling ginawa ko. Babawi talaga ako sa'yo. Alam kong mahirap na magtiwala ka ulit. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, magsisikap ako para makuha ulit ang tiwala mo. Huwag mong sabihin. Gawin mo na lang. Nandito lang naman ako. Makikita ko kung nagbago ka o hindi. Saka, huwag mo nang sayangin to ha. Huling pagkakataon mo na to para itama ang lahat. Nagulat ako nang yayain ako ni Michael na pumasok sa kanyang bahay. Akala ko makakauwi na ako. Hindi pa pala. Pinagluto niya ako ng hapunan nun kahit maaga pa naman. Talagang gusto niyang bumawi. Siguruhin mong masarap yan ah. Kapag hindi, bagsak ka agad. Siyempre, kailangan maalam magluto ang mapapangasawa ko, hindi ba? Natawa naman si Michael dahil sa sinabi ko. Mukhang kinilig yata siya pero ayaw niya lang ipakita sa akin. Patuloy lang siya sa pagluluto pero sa huli ay nagsalita na rin siya. Aba, eh kung ganun, dapat din pala maalam din magluto ang mapapangasawa ko para hindi kami magutom. Oh, tignan mo nga kung pasado na sa'yo ang niluto ko para naman maging asawa na kita. Nung lumapit ako sa kanya, ay hinampas ko muna siya sa balikat niya bago ko tinikman ang niluto niya. Niluluto naman talaga niya yun noon pa. Pero lagi niyang pinapatikim sa akin yun. Dahil may timpla siya na gustong gusto ko talaga. Yan! Perfect na yung lasa! Grabe! Namiss ko tong luto mo ah.
Alam na alam mo sa pagkain ako makukuha eh. Tara na nga, pagsaluhan na natin to. Habang kumakain kami ay tiningnan ko siya. Masaya siyang kumakain. Kaya hindi niya siguro pansin na nakatingin ako sa kanya. Hay nako. Kung hindi pa siguro siya kinulam ni Aling Emma, ay hindi ko pa malalaman sa sarili ko na kaya ko pala siyang patawarin at mahalin ulit. Ngayon, mas bibigyan ko na ng importansya kung anong meron kami.